Kung ako tatanungin ninyo dito sa sinabi ni Bongbong Marcos tungkol dito sa pag-takeover ng NGCP, abay, ako'y sangayon dito. Pero hindi lang NGCP. Lahat. Lahat! Buong industriya. Ha? Buong industriya i-nationalize. Magsimula dyan sa generation, distribution. Lahat ng mga planta sa buong bansa, maliban doon sa mga kooperatiba, ha, ay i-take over ng gobyerno katulad ng ginawa ng kanyang ama. At dahil doon na ipababa ng kanyang ama ang kosta ng elektrisidad at nakapag-ambisyon tayo makapagtayo ng 11 industriya pa para ihasik ang productive power ng ating ekonomiya. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ay ika-18 ng Mayo. Itong taong ito at nasa kalagitnaan na po tayo ng taon po natin. You know, June is coming and anong kalagayan po ng bayan natin? Well, unfortunately, ang masasabi ko lang sa inyo at mauulit sa inyo, walang nagbabago. Hindi nag-i-improve po ang buhay ng Pilipino. Siguro masasabi natin nagbabago ay pababa ang antas ng kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. And so what is the government really doing? Nothing except the reverse, ano? But tingnan po natin ang sentimento ng taong bayan, ano? Number one, from the Manila Times, May 16, reported by Franco Jose C. Baronia. Inflation, wages, top concerns ng sambayanan. Hindi po West Philippines na tinatawag po ng mga madrama po diyan sa Senado, diyan sa Kongreso, diyan sa AFP, puro West Philippine Sea, puro drama po tungkol diyan. Ang gusto ng taong bayan, marendahan po ang inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at lalo-lalo na yung pangunahing pangangailangan, pagkain po. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Sa totoo lang, wala kaming nakikita ng positibo. Sa kuryente lang po, ano, alam naman ng lahat ang tayo, mga bulsa po natin, paliit ng paliit ang poder ng ating peso. So, nagiging negative. Pero alam po ninyo kung anong positive? Yung tubo po sa, ng mga oligarchs sa kuryente, ito. Meralco raising rates. At saka yung mga gasolina, diesel and so on, tataas by 1 peso and 15 centavos. Itong ulat na to ay ika-12 lang ng Mayo. Within this week lang po ito. Ano? Ay itong panahon ng tag-init, sobrang init, ano? Ngayon pa tataasan po ang kuryente natin, ngayon pa tataasan ang pamasahe dahil dito sa pagtaas ng fuel. Anong ginagawa ni Bongbong Marcos, pamahalaan, Senado, Kongreso? Wala. Sila ang mga oligarchs ang ka-rubbing elbows ni Bongbong Marcos. Isang halimbawa na naman, isang taon na natin nire-wrestling itong problemang ito. Onion prices up to 200 pesos per kilo. Samantalang ang lahat ng reports na dumarating sa atin ano ay yung mga warehouses na cold storage ng mga onions, no, ng mga sibuyas ay punong-puno. Ano, aanunsyo sila tatataas bago nila ilabas para paglabas po nila ng mga hoarded stocks na yan eh 200 na po ang benta po nila. So that is the situation in the country, ano. And again, anong sagot ng pamahalaan? Well, one of the priority, top priority measures of Bongbong Marcos sa Kongreso at Senado ay yung Maharlika Fund. Pero tingnan po natin itong ulat na to. Maharlika is food poor, ano, ayon sa opinion nitong sa Inquirer. Ano? After all is said and done, Filipinos remain food poor. Not just embarrassing, but actually pitiful. To think that Filipino officials are gallivanting around the world, yan, si Bongbong, Estados Unidos, Frances, Inglaterra, ano, to promote the Philippine economy and gallivanting around the world, promoting the Philippine economy and business opportunities. I wonder if they have the humility and courage to show the grim reality
of most Filipinos still stuck in finding and not affording food. Mabuti po, meron tayong mga programa tulad natin telling you the truth. Ano? In the meantime, as part 2 ng ating first segment po dito sa national issues natin, anong ginagawa po ng mga senador tulad ni Risa Hontiveros? Pupunta ng Taipei. Ano? Makikipagretrato doon sa presidenteng Peke naman na hindi naman presidente ng isang bansa kundi ng kahit probinsya po, eh hindi masasabing probinsya dahil renegade. Chai Ing-wen. Ano? Hindi alam dahil bobo talaga maraming senador natin tulad ni Risa Hontiveros. No? Siya ay lumalabag po sa Executive Order number 313 of December 17, 1987. Ito ay in support of the agreement between the Philippine government and the People's Republic of China noong 1975 na pagbabalik po ng ties, ika nga, diplomatic ties ng dalawang bansa. Ano? There, because of one China policy ay pinagbawal nga ang bisita para hindi po magpakita po ng recognition yung Taipei, ang Manila. Ano? Pero ayan, para makapapil po sa mga Amerikano, yun ang title po ng second part natin, Sip-sip sa Kano. Sabi ni Ferdinand Tapacio, Attorney Ferdinand Tapacio sa kanyang column sa Daily Tribune, irresponsible in other words. Medyo pilit ang kanyang title, but the message I think is very clear. No? Sabi naman ni Ferdinand Tapacio, if Hontiveros thinks she can get away with her actions by arguing that the EO only applies to executive officials, she has another thing coming. Lalo-lalo na, na nagpilit po itong si Risa Hontiveros na makipagretrato para malatala para sa buong mundo na hindi naman binigyan ng pansin talaga ng buong mundo at pati ng mainstream media sa Pilipinas eh halos walang pansin sa kanyang ginawa. But tingnan po natin ang mga senador natin kung paano sila nagpipilit na makapapel in violation of not only ethics and morality but also the law. And ang ating military naman under BBM, sip-sip tuloy-tuloy sa mga puti. Ito, may exercise, may 16 itong ulat na to. Exercise Kasanga. Akala nyo, balikatan lang, no? Hindi, may exercise, military exercise Kasanga. Sino naman ang kasanga nila ng Philippine Armed Forces dito? Ang Australian Army. No? Na, yun, they are standing in formation while their officers discussed as the second army-to-army bilateral exercise between the two countries. Alam po ninyo, ang Australia po ay isang racist country. Kanilang inapi po ang mga South Pacific Islanders, ano, Solomon Islands, yung mga yan. Ano, ginawang mga slaves po yan over the centuries past. Ano. Yan ba ang kasangga ng Pilipino? Eh yung mga taga South Island, South Pacific Islands na yan, eh mga pinsan po ng original Filipinos po dito, mga Polynesians, Malay Polynesians. And ngayon, pinagmamalaki naman ng Coast Guard at ito eh, gusto pang itulak ang Philippine Navy doon sa paglalagay daw po ng buoys. Yung mga lutang-lutang na as claims daw ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea or doon sa EEZ daw na lahat po eh walang malinaw na validity. Ano? Pero ang mainstream media dahil po ito ay kontrolado din ng mga Amerikano, mga puti, ano? Eh paulit-ulit na sinasabi, atin na yan, atin na yan. Eh basag ulo lang po ang makukuha po natin no? Sa mga ganyang klaseng walang basehan na mga claims, no? Na paninindigan na parang talagang totoong-totoo na. All of this is subject to negotiations ano? Para magkasundo at walang away. Pero gusto po ng Amerikano, tinutulak ang kanilang mga ahente, mga tuta dito sa Pilipinas, na itulak ng itulak para umabot sa away. Tulang sa Ukraine, ay sasakripisyo tayo ng Amerikano. So, the Navy daw can help the Coast Guard install buoys in the West Philippine Sea. Hindi kontento na white ship po ang maggala-gala po dyan. Gusto pa isubo din ang Philippine Navy natin. Pag pinasok ang Philippine Navy, eh nandyan na po ang anino ng gera. You use only the gray ships ng Philippine Navy in times of war. Ano? So,
So yan ang ating mga naihanda ng mga balita para preparasyon dito sa ating diskusyon. Ay ihahabol ko pala yung isa, yung huling item naman, dahil yung second part natin dito ay tungkol sa nga sip-sip sa Amerikano, sa mga puti. Yung mga issue sa National Grid Corporation, kinuha po natin yung May 13 column po ni dating speaker, spokesperson Harry Roque na naghihintay po ng appointment sa gobyerno po ni BBM ngayon. No? Na tinalakay niya yung issue ng blackouts in Luzon. And sabi niya, I suspect the 5 power plants that conked out are at least 20 years old. So nagkaroon ng mga blackout shortfall sa supply ng kuryente dahil nga ang mga power generators ang nag-failure. Hindi po ang gulugod ng distribution, yung National Grid Corporation. Pero itong mga senador, Tulfo, Ontiveros, Po, J.V. Ercito, nabanggit ko na si Tulfo. Meron pang isa, but I cannot remember. Ang tinuturo, NGCP, National Grid Corporation, dahil daw may Chinese investor po dyan, yung State Grid of China, on 2 issues daw. Si Grace po, nabanggit ko, no? So, hindi naman ang kasalanan po dito sa mga blackouts, shortages and so on, hindi naman yung gawad ng kuryente mula Luzon hanggang Visayas. Yung power generators na sila Manny Pangilinan, sila Aboitiz, yung mga yan. Na sabi ng Electric Power Industry Reform Act, dapat mga power generators magsusupply po ng maaasahang supply ng kuryente at the least cost, pinakamura. Parehong hindi po nagagampanan ng privatization law na yan at ng mga privateers, yung mga kumuha nitong mga private contracts na to to run our power generation and local distribution. Yung National Grid Corporation ay national distribution. So kita po natin yung kasinungalingan dahil bakit? Bakit si Tulfong nangunguna dito sa mga reklamador sa NGCP, nililihis ang issue mula sa kanyang amo na si Manny Pangilinan. Si Raffy Tulfo po, naging star po yan dahil sa TV5 show niya na pinagsasamantalahan ng kahirapan ng mga mahihirap at bida daw siya. And hindi tayo magugulat kung tinulungan ng Smartmatic yan doon sa huling eleksyon at pera ni Manny Pangilinan. At ngayon, kahol ng kahol para ngayon Manny Pangilinan na mali naman. Dahil ang problema po sa crisis na naman natin sa kuryente after 25 years of privatization ay yung mga power generators na nagkukulang po. Yung amo niya, si Manny Pangilinan, na nakipag-away with another power oligarch, si San Miguel Corporation, si Ramon Ang, sa tubo po. Nag-away, nagkaroon ng aberya na naman din dahil dun sa away po nila. Sila ang may kasalanan. Pero si Tulfo, iba ang ituturo. Chinese. Ayun po, halatang halata po. Gumagawa ng storya itong si Tulfo para malihis kay Manny Pangilinan. So, perpetually, ganyan na lang po ba tayo? So, I present the 2 issues, no? The real problems of the country, inflation, wages, economic issues, and itong pagsasamba ng mga senador po natin sa mga sponsors po nila tulad ng mga Amerikano, Manny Pangilinan, mga oligarchs. Ang panauhin po natin sa araw na to ay nakafocus po dyan sa issues. Si Ginoong RJ Javilla na kilalang-kilala ang kanyang katipunang uniforme sa pagpapatuloy ng laban ni Andres Bonifacio para sa sambayanan. And ang kanyang samahan na kanyang nililid ay ang United Filipino Consumers and Commuters. So, anong pananaw mo dito sa aking napresenta ng mga balita? Sa katunayan po, wala naman pong bago at aasahan ka dito sa kasalukuyang gobyerno dahil ang kanyang mga economic policies ay hindi naman nagbago. Pinagpatuloy at pinahigpit pa niya, pinatindi pa niya. No? Sa katunayan, mula Hunyo noong 2022, ang gobyerno ay kumakain ng utang na 230 billion kada buwan. So, abot na po ito sa 2 trillion na ulagpas na. Labas ito dito sa 13.9 trillion na
minana nating utang. So pagdating po sa usapin ng kuryente, ito'y gera o away ng mga oligarko. At ang naiipit dito ay tayong mga mamimili, consumers, at tayong mga commuters. So, importante na masuri natin ang ugat ng suliranin na ito. Malinaw na ang programang privatization ay palpak sa bahagi ng generation hanggang sa sinasabi nating distribution. Yung buong proseso na yan, dahil ito ay nailipat sa kamay ng mga ilang mga makapangyarihang oligarko. Isa yan sa dapat tignan ng ating gobyerno bilang pangunahing tagapagtulak ng sinasabing tunay na industrialisasyon. Hanggat ang kuryente ay wala sa kamay ng gobyerno, kakaroon ng problema si Pangulong Marcos. Kitang-kita naman yung sinasabi niya na yung nilabas niyang statement, actually kahapon yata meron siyang statement commentong eh, parang ibalik na lang natin sa gobyerno yung NGCP. Pero nung isang araw, nakipagkontrata naman siya dito kay Enrique Rason, doon sa Malampaya. So, binigay naman niya yung Malampaya, in-extend niya. So, parang double-bladed, double standard siya. No? So, malinaw na binobola ang publiko doon sa sitwasyon at tatakutin ang taong bayan at ituturo yung problema ng tinatawag na red alert o yellow alert, ano? Eh, doon lang sa isang kampo. Ang nagbibigay ng alert ay ang NGCP. Pag may magkukulang dahil nakikita nila yung power generators, eh. Hindi lang po NGCP. Mismo po ang Department of Energy, huwag nyo kakalimutan, noong January, nangako sila na walang magiging red alert sa buong taon. Tapos ngayon, biglang ito, no? At kaya si NGCP at si DOE parang medyo nagtuturuan din at sinasabi ng DOE, eh huwag tayong matakot dito sa sinasabi ng NGCP na magkakaroon ng problema sa power supply. Yeah. Eh pag sinuri natin talaga ng maigi, sino ba may control nitong mga generation nito, power supply nito? Magpa-privatize sila tapos magse-selective investigation and so on. And madalas nga sinasabi ni Kado, to whom I will go in a while, ang laki na ang ipinuhunan ng National Grid Corporation sa mga network po sa buong bansa. Yung nilatag nila. Malalaking mga tore na mga kawad ng kuryente from one province to another. Yan ay pinuhunan. Tapos papasukan ng mga tonto, tulfo na yan, senatonto, na kung ano-anong pinagsasabi, walang basehan po. Kado? Nalilito rito eh. Dahil inconsistent ang mga panuntunan. Kung ako tatanungin ninyo, dito sa sinabi ni Bongbong Marcos tungkol dito sa pag-takeover ng NGCP, abay, ako'y sangayon dito. Pero hindi lang NGCP. Lahat. Lahat! Buong industriya. Ha? Buong industriya i-nationalize. Magsimula dyan sa generation, distribution. Lahat ng mga planta sa buong bansa, maliban doon sa mga kooperatiba, ha? Ay i-takeover ng gobyerno katulad ng ginawa ng kanyang ama. At dahil doon na ipababa ng kanyang ama ang kosta ng elektrisidad, at nakapag-ambisyon tayo makapagtayo ng 11 industriya pa para ihasik ang productive power ng ating ekonomiya. Mm-hmm. Pero mukhang naglalaro lang dito si Bongbong Marcos to please Manny Pangilinan, ha? Na may-ari ng Meralco. Bakit? Eh dahil mga kakutsaba niya yan, yung mga oligarko. Sabi lang kanina ni RJ na kabibigay lang niya kay Enrique Rason ng 15 years extension para sa Malampaya. Ha? Pero inconsistent na naman policy ito. Mm-hmm. Dahil nagre-reklamo naman si Ben Diok, no, na wala raw pambigay na pensyon sa mga sundalo at mga pulis at kailangan
mag-contribute ng mga sundalo at mga pulis dahil walang pera ang gobyerno. Samantalang, kung isinobject ito, malampaya sa bidding dahil ang franchise nito mag-e-end na next year, ang kontrata pala, service contract, magkukuman po sa joining fee sa bidding pa lang ng 10 to 20 billion pesos na maaari niyang pampensyon sa mga unipermadong personnel ng gobyerno. Walang consistency. Tapos, bakit talaga mga lutang itong mga taong ito eh. Ito pang si Risa Hontiveros na pumaparada dyan sa Taiwan in violation of Philippine laws. Na dyan sa dyan sa West Philippine Sea. Bakit? Bakit siya laban dyan sa nangyayari sa West Philippine Sea? At saka dito naman sa NGCP, dahil anti-China po siya. Ito pong si Tulpo ay rasismo. Ito si Risa Hontiveros ay rasisma. Pero ako ay concerned na ako dito kay Hontiveros. Siya ba ay nagkaroon ng congenital disorder, a history of brain injury, or an accident involving her head na bagok ba? Was she abused by her parent, her boyfriend, or spouse? Nagmarihuana ba siya o nagcocaine? Or nagkaroon lang siya ng unhappy childhood o nabuli siya sa kanyang pagiging estudyante sa St. Scholastica? Dahil incoherent ho. Lagi siyang nasa left side ng logic. Kung ito ang logical and commonsensical, nandito po si Risa Hontiveros. Kaya hindi ko na maintindihan and I'm getting concerned, no? And this is a genuine concern for a senator and a genuine concern for the Senate that direly needs a cerebrum. Well, anyway, I think nagkakaisa po tayo na dapat tanggalin ang Senado sa sistema nating politikal. Dahil walang kakwenta-kwenta, puro ng papapil lang po, investigation in aid of election, yun lang, paulit-ulit. But let me cite another example of yung kasinungalingan po nitong mga senador. Minibintang nila sa National Grid Corporation daw yung problema sa Mindoro, mga blackouts din. Pero ito po ang totoong report, no? From the Inquirer naman po ito. The State Electrification Agency ordered Occidental Mindoro's sole electricity provider to run its 3 generators despite possible financial loss to end the province's power crisis. The company shut down 2 of its power plants after failing to get its fuel subsidy from the national corporation. Hindi National Grid, kundi yung profit motive na nagiging hadlang sa pagdi-deliver ng serbisyo kuryente sa Mindoro. Mm-hmm. Anong pinagsasabi nitong mga senador na National Grid na naman? So, huwag po kayong malinlang ng mga politikong ito. Dahil kanya-kanyang mga sinisilbihang amo po yan na pinanggalingan ng election fund nila, ng Smartmatic favors po nila. Doon na po tayo magtatapos for this first half. The national issues po natin, walang nagbabago. Lumalala po ang krisis ng taong bayan. Bongbong Marcos at ang kanyang asawa, sabi ng marami, ang siyang may kasalanan sa lahat na to. Marami pa silang niloloko na taong bayan through the mainstream media, yung mga malalaki media po yan. Lahat po, kasangkapan lang ng mga oligarchs at ng mga politiko. Any last words, Kaado? Ako lamang ay nanganganib talaga ang utak ng Senado dito kay Tulfo. Dahil suspecha pa lamang ay banat na ng banat. Establish nyo muna yung facts, no? Dahil kung walang facts, wala pang nangyayari. Well, ang problema ka ano, may facts nga, ibabaluktutin nila para lumabas lang yung kanilang nais. Hindi na ang argumento niyan. Okay. Ang usapan dyan ngayon ay magkano na yun talaga, argumento. Yun naman lagi. Final word galing kay RJ. Pagdating po sa, halimbawa, sa supply ng langis o itong diesel, etc. na ginagamit sa kuryente, sino ba nakikinabang yan at sino rin yung may-ari dyan? Ang Shell Ayala. Nandyan din sila Ramon Ang. Ngayon, si Ramon Ang, nasa negosyo rin siya ng, hindi lang nandyan sa kuryente, di po ba?
So, sasamantalahin naman nila itong issue ng red alert. Magtataas ng singil, ang Meralco, 1 peso and 25 centavos. Mm-hmm. Eh, magkano yun? Halos 14 pesos na, mangyayari niyan. Mm-hmm. Eh, sana pupulutin yung mga kawawa nating consumers, yeah, ano? Well, so, wala talaga nagbago. Yeah. Well, we have no more time for this segment. Ano? Naintindihan na po ninyo that ang mga may kasalanan talaga, yung mga nanunungkulan po sa Senado, sa Malacanang, sa Kongreso. So, what will we do about it? Yan ang pag-isipan po natin lagi. So, let's take our break before we go to our international issues.